Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Khaleel TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Khaleel TV. Mahirap na mapunta sa Rock Castle sa huling linggo ng Abril at hindi makisawsaw sa kasiyahan at drama na kasama ng Fashion Week. Kahit na walang tiket si Ivana sa kanyang upuan sa unahan, walang paraan na hindi siya makaligtaan sa anumang bahagi ng isang linggong kasiyahan dahil may backstage press pass si Shena para i-cover ang mga pang-araw-araw na palabas. Si Lydia, masyadong, ay lihim na naitala ang buong pagbubukas ng kaganapan, na nagbibigay sa kanya ng isang sneak silip kung ano ang aasahan kapag siya ay dumalo sa kanyang hump day evening show. Sa oras na ang Miyerkules ay gumulong sa paligid, si Ivana ay isang bundle ng mga nerbiyos, hindi maupo o pigilan ang anumang kinakain niya. Iyon ang una niyang Fashion Week at malapit sa isang red carpet event na dadaluhan niya, ngunit pinili niya rin ngayong araw na ibalita kay Juan Carlos ang tungkol kay Aiden. Hindi ang kanilang nalalapit na pag-uusap, bagaman, ang buhol sa kanyang tiyan, pagkatapos ng lahat, mayroon siyang kasunduan sa pag-iingat upang makatulong na maayos ang mga bagay. Ang pinakamalaking pag-aalala ni Ivana ay ang paghahanap ng tamang damit na isusuot sa pinaka-iconic na kaganapan ng taon. Idiniin at pinagkaguluhan niya ang kanyang pananamit, muling napagtanto kung gaano siya kahirap nang maghanda ng ipakita sa kanya ni Lydia ang ilan sa mga kasuotang nakatigil sa palabas na isinuot ng mga bigwig para sa pagbubukas ng palabas. Ang kanyang buhok lamang ang kanyang nagliligtas na grasya. Nahigitan ni Franco ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-istilo sa kanyang mahaba ngayon na lob sa isang sheet, makinis na hitsura sa likod upang ipakita ang kanyang hindi umiiral na cheekbones at magandang leeg. "Hindi ko akalain na magagawa ko ito," umiyak si Ivana sa ika-isang milyong beses habang naghubad siya ng isa pang damit na hindi tumingin o umupo sa kanya. Humigit kumulang apat ang napagdaanan niya hanggang ngayon, dalawa sa kanya, ang isa kay Lydia at ang isa ay kay Shena. Si Cassandra ang balikat na si Ellie Sob ang huling pag-asa niya. Ngunit 5 minuto matapos itong subukan, sumama ito sa malaking tumpok ng mga damit sa sopa na hindi naputol. Akmang susuko na siya at kakanselahin si Juan Carlos nang tumunog ang kanyang doorbell. Pinuntahan niya ito para kunin habang ginagambala ng kanyang mga kaibigan ang kanyang anak. Si Steven, ang driver ni Juan Carlos, ay nakatayo sa kanyang front porch na may bitbit na mga shopping bag mula kay Nichi. "Steven, okay na ba ang lahat?" tanong niya, may pag-aalalang tingin sa mga mata niya habang nakatitig sa mga gamit sa kamay niya. "Yes, ma'am, lahat ay mahusay. Hiniling sa amin ni Mr. Jackson na dalhin ito para sa iyo," aniya, sabay abot sa kanya ng mga bag. "Sasalubungin ka niya sa venue, ngunit may magsusundo sa iyo bandang 5 p.m. Bago pa siya makapag-quiz pa sa kanya, si Steven ay nasa kalagitnaan na ng kanyang maikling driveway, mabilis na tinahak ang daan patungo sa marangyang sedan na naghihintay sa gilid ng sidewalk. Tuwang-tuwa ang mga hiyawa nang naglakad pabalik si Ivana sa sala, at nakita ng mga babae ang mga bag. It turned out na hindi na niya kailangan pang hagupitan ang sarili sa sobrang kabaliwan kanina. Si Juan Carlos ay nagpadala ng higit sa 5 kasuutan, tugmang mga lingerie set, sapatos at accessories. Hindi napigilan ng kanyang mga kaibigan ang pagbulwak habang tinitingnan ang mga gamit, at napabuntong hininga si Ivana, na medyo naiirita sa kanya. "Kailangan mong pakasalan ang lalaking ito," inulit ni Shena ang mga sinasabi niya kanina.
Hindi, salamat, nag-make face si Ivana habang tinext niya ang lalaking kausap para itanong kung anong outfit ang mas gusto niya. After Simon, I don't think I can ever commit to anyone like that again. Ang aking mga magulang, masyadong, ay hindi eksaktong nagniningning na mga halimbawa ng kaligayahan sa mag-asawa. Manluloko si Simon, turo ni Cassandra habang hinihigop niya ang kanyang chardonnay at kumagat sa cheese steaks. Hindi mo maipinta ang lahat sa parehong brush. At ang iyong mga magulang ay may kanya-kanyang issue. Hindi lahat ng kasal ay miserable. For once, may matinong sasabihin si Lydia. Abala na sa mabilis ngunit maikling tugon ni Juan Carlos na nagsasabi sa kanya na surpresahin siya, ngunit halos hindi sila narinig ni Ivana. Unbelievable, umiling siya habang nakatitig sa screen niya, nagdadasal na may text pa siya. Pero makalipas ang 2 minuto at wala pa rin mula kay Juan Carlos, nagpadala ito sa kanya ng isa pang mensahe na nagpapaalala sa kanya ng kanilang usapan pagkatapos ng palabas. Ang kanyang telepono ay nagping sa kanyang kamay, halos madala siya sa cardiac arrest habang binabasa niya ang kanyang mensahe. Inaasahan ko iyan. Ano ang mali? Sumandal si Shena sa balikat niya at iniskan ang mga messages. Wala lang, mabilis na sagot ni Ivana at inilapag ang phone niya sa coffee table. Medyo kinakabahan lang ako sa chat namin, yun lang. Tumango naman ang mga kaibigan niya pero hindi nagsalita. Hindi nila kailangan. Ang mga nag-aalalang tingin sa kanilang mga mata ay nagsalita ng husto, hindi nila siya naiinggit. God, anong gagawin ko? Umiiyak siya habang walang isip na tumitingin sa mga bag. Magiging mas madali ang buhay niya kung sasabihin lang ni Juan Carlos sa kanya kung aling damit ang mas gusto niya para ibalik niya ang iba at makakuha siya ng refund. Isang mabilisang pagsilip sa mga tag ng presyo kanina. Nais niyang hindi tumingin. Hindi niya pinangarap na magkaroon ng damit na napakamahal, lalo pa silang 5. Hindi kapag mayroon siyang pondo para sa kolehiyo na maiipon. Well, sabihin mo lang sa kanya ang totoo. Alok ni Shena at inabot sa kanya ang isang baso ng alak na bagong lagay sa ibabaw. And will be on standby if shit goes down, paalala ni Cassandra sa kanya. Tawagan mo lang ang isa sa amin, and will you up? Oo, sang-ayon ni Lydia. Saan naman nangyayari ang chat na ito? Ang penthouse o ang kanyang mansyon? Nagkibit-balikat si Ivana. Hindi niya alam, at kung siya ang bahala, mas gusto niya ang isang napakapublikong lugar. Sa ganoong paraan hindi mawawala ang kalokohan ni Juan Carlos kapag nalaman niyang daddy na siya. Tingnan mo ang oras. Natarante si Shena nang lumabas sa TV ang daytime soap ni Lydia. Kailangan mong magbihis. Kahit na si Ivana ay tumatakbo ng malayo sa schedule, ang kanyang mga kaibigan ay nagpasubok pa rin sa kanya ng lahat ng mga kasuotan, at sa loob ng 10 minuto, siya ay nagtaas baba sa kanyang sala na parang nasa runway habang siya ay nagpapakita ng mga damit. Sa kalaunan ay nakasuot siya ng pulang power suit at puting kami sa ilalim, ipinares ito sa monochrome stilettos at isang oversized na itim na clutch na sapat na malaki upang hawakan ang custody agreement. Malaki ang ginawa ni Lydia sa pagkuha ng 10-toneladang lookbook na mga larawan para sa kanyang vlog, sa pagtatalo na kailangang masanay si Ivana na nasa harap ng mga kamera ngayong gabi. Ang paparazzi ay lalabas ng buong lakas, handang kumuha ng kanyang mga litrato dahil yun din ang debo ni Juan Carlos sa Fashion Week. Ang buong Rock Castle ay naghihintay na may halong hininga upang makita ang kanyang kadate. Sa oras na huminto ang 2 itim na Porsche Cayenne sa labas ng kanyang bahay, sobrang nagha-hyperventilate si Ivana kaya't kinailangan siya ng kanyang mga kaibigan na gawan siya ng pansamantalang sikbag baka sakaling sumuko siya papunta sa venue. Hinalikan niya si Aiden ng goodnight at nilagok ang kanyang alak bago siya umalis, nanginginig ng bahagya habang papunta sa sasakyan, ang mga tawag ng kanyang mga kaibigan kasunod ng kanyang nanginginig na pag-unlad. Hindi niya alam kung dahil sa alak o labis na pagkabalisa ang kanyang mga paa na hindi makatayo, ngunit mabilis niya itong nabalisa nang ipasok niya ang isang mint chewing gum sa kanyang bibig. Nakasuot ng itim na downhill suit at puting button-down shirt, naghihintay na si Juan Carlos sa labas ng venue nang huminto sila. Hinawakan niya ang pinto para sa kanya at tinulungan siyang lumabas ng sasakyan.
Red na ang paborito kong kulay, anunsyo niya na may bahagyang pagsang-ayon sa kanyang boses habang dahan-dahang naglalakbay ang tingin niya pataas at pababa sa kanya. Suot mo ba ang katugmang set ng lingerie? Umiwas ng tingin si Ivana nang maramdaman niya ang mainit na pamumula sa kanyang leeg at pisngi. Behave yourself, mahina niyang babala sa kanya. Nasa publiko tayo. Tulad ng pag-iisip na pinagnanasahan kita sa publiko ay hindi ka nasasabik. Umisi siya, yumuko para halikan siya, ngunit maarteng umiwas ito sa yakap niya. Kitang-kita nila ang isang horde of reporters, hindi banggitin ang kanyang mga kapatid na babae at ina ay nasa unahan, na umaaligid malapit sa entrance. Ang huling bagay na gusto niya ay ang magpalipas ng buong gabi sa pagtatanong mula sa kanyang pamilya, o mas masahol pa, mapupunta sa front page ng dirt or scandal. Ano iyon? Tanong ni Juan Carlos, hinawakan ang kamay niya, nawala lahat ng katatawanan sa boses niya. Ano? Nagkibit-balikat siya, nagkunwaring ignorant. Iniwasan mo ang halik ko, sumbong niya. May problema ba? May mga reporter kahit saan. At malapit na ang mami at kapatid mo. Bumuntong hininga si Ivana at sinubukang umakbay pero hinila siya nito pabalik. So, tanong nito na nakakunot ang noo niya. Kaya ayokong bigyan ng maling impression ang mga tao. Paliwanag niya ngunit natigilan siya nang makita niya ang galit na ningning sa mga mata nito. Bago pa siya mapindot pa ni Juan Carlos, may dalawang style na reporter ang lumapit sa kanila, at ilang minuto silang nag-pose para sa mga litrato. Iniwasan niya ang halik nito, ngunit ang pag-aalis ng yakap nito ay wala sa tanong, at ginawa niya ang punto ng paghila sa kanya palapit sa kanya sa bawat pagkakataon na nakuha niya. Medyo naging tensyonado ang mga pangyayari nang dumating si Laura kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan, at sinubukan ng mga reporter na kunan sila ng litrato ni Juan Carlos ng magkasama. Napabuntong hininga si Ivana, pinipigilan ang sarili mula sa dalamhati, kumbinsido na tatakbo siya kay Laura. Ngunit nagulat siya nang mariin itong inabot ang kamay niya at hinila siya nang hindi inaaliw ang mga ito. Hindi sila matutuwa sa'yo, bulong niya habang inaakay siya sa venue papunta sa upuan nila. Mukha ba akong nag-aalala, princess? Tanong niya, pagbibigay sa kanya ng isang gilid ng mahabang sulyap. Umiling si Ivana, bumaba ang tingin niya sa kanyang sapatos. Ilang minuto silang kasama ng mami at kapatid niya bago sila sumama kina Kayla at Vic Randolph. Si Ivana ay nasa fashion heaven sa susunod na 2 oras at nakalimutan niya si Juan Carlos, kahit na siya ay nakaupo sa tabi niya, bilang siya at si Kayla ay fangirled sa halos lahat ng damit na ipinakita sa entablado. Minsan o 2 beses, nang lumingon siya para tingnan si Juan Carlos at nahuli itong nakatingin sa kanya, namula siya at pinaalalahanan ang sarili na kumilos ng pino. Isang bagay na nakalimutan niya sa lalong madaling panahon ng higit pang mga damit na inilabas. Sa kalagitnaan ng set, siya ay nagdahilan na sumugod sa mga babae. Inalok ni Juan Carlos na sumama sa kanya, ngunit tumanggi siya, na nangangakong magmadali siya. Nagmamadali siyang pumunta sa mga banyo at ginawa ang kanyang business sa lalong madaling panahon dahil ayaw niyang makaligtaan ang isang sandali ng palabas. Bumuntong hininga pa siyang kumakanta, isa sa mga tono na tinugtog nila kanina sa stage, nang makasalubong niya si Laura at isang miyembro ng kanyang kasamahan. Ivana, si Laura ay isang larawan ng kagalakan at pagiging magalang habang sinisilaw siya sa kanyang megawatt ng ngiti. Nakikita ni Ivana ang kanyang pekeng kabaitan, bagaman. Ngunit ngumiti pa rin siya pabalik habang sinusubukang tumabi sa kanya. Mabilis na humarang si Laura sa kanyang dinadaanan. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi naman akalain ni Ivana na wala silang pag-uusapan, considering na hindi naman sila gaanong magkakilala. Bago pa siya makatanggi, hinawakan ng ex ni Juan Carlos ang kamay niya at itinulak siya sa madilim na sulok ilang metro mula sa banyo. Anong ibig sabihin nito? Hiling ni Ivana nang wala na sila sa pakinig at nakapikit na mga mata. Ako ang magtatanong ng mga tanong, at makinig ka lang, ang sabi ng isa pang babae, ang kanyang saccharine na ngiti ay agad ding nawala, nag-iwan ng lamig na nagpalamig kay Ivana hanggang sa buto. Ngayon, hanggang kailan mo ito pinaplanong panatilihin ito, pataas? Ano, tanong niya na naguguluhan sa tanong.
Ang inosente mong gawa, bulong ni Laura. Alam nating pareho na hindi ka santo na nagpapanggap ka. Wala akong oras para dito, bulalas ni Ivana at pilit siyang tinabi. Pero mas malakas si Laura at mas matangkad sa kanya, lalo pa sa nud niyang 4-inch lubutens. Alam ko kung bakit ka bumalik, sabi niya. Hindi uubra. Pwede bang umabot ka sa punto? Hindi ako mind reader. Ang iyong anak na lalaki. Dumura si Laura at pinaikot ang kanyang mundo nang wala sa kontrol, na epektibong nabago ang maligayang kalmadong buhay na nagawa ni Ivana para sa kanyang sarili mula noong siya ay bumalik sa Rock Castle. Para sa isang nakamamanghang, humihingal na sandali, akala niya mahihimatay na siya, at hindi na siya natakot sa anumang bagay sa kanyang buhay kesa magpakatanga sa harap ng ex ni Juan Carlos. Palihim niyang inabot, sinusubukang pakalmahin ang sarili, ngunit ang tanging nahanap niya ay ang puting braso ni Laura. Ang isa pang babae ay mabilis na umiwas sa daan, gayunpaman, at si Ivana ay umindayog sa kanyang mga paa bago bumagsak sa dingding na may mahinang kalabog. Kung akala mo mabitag mo si Juan Carlos sa bastard mong anak, may balita ako sa iyo, honey. Ayaw niya sa mga bata, at hinding-hindi niya matatanggap ang batang iyon. Umisi si Laura, ang kanyang pulang-pulang bibig ay pumikit ng masama. Kaya't lahat tayo ay pabor at bumalik sa kung saan mang butas na pinaggapang mo. Gusto kong ibalik ang buhay ko ngayon. Paano mo nalaman ang tungkol sa anak ko? Tanong ni Ivana sa mahinang boses. Tiniyak ni Lydia sa kanya na tinanggal niya ang lahat ng video ni Aiden sa kanyang blog. Siya mismo ay nagsuri ng maraming beses upang matiyak na walang bakas ng kanyang anak kahit saan. Bukod sa kanyang mga kaibigan at Brenda, walang ibang dapat makaalam tungkol sa pagiging ama ni Aiden. Ang kasunduan sa pag-iingat na hiniling mo kay Isaac na iguhit. Napangiti si Laura, pinawi ang lahat ng kalituhan niya. Ngunit alam ko ang tungkol kay Aiden bago iyon. Nalaman ko siya pagkatapos kitang makita sa Crush Club noong gabing iyon na nagpakatanga ka sa manloloko mong boyfriend. Namula si Ivana sa alaala ng pag-aaway nila ni Simon at ng kanyang pagkasira sa publiko. Siguradong hindi iyon ang pinakamagandang sandali niya. Kinailangan kong makita ito para sa aking sarili at malaman kung bakit nagagalit si Juan Carlos sa iyo. Kaya hinanap kita sa interwebs. Alam mo kung ano ang sinasabi nila, kilalanin ang iyong kaaway at lahat ng jazz na iyon, nagpatuloy si Laura, ang pagkalkula ng ngiti sa buong kaluwalhatian nito, tinutuya siya, pinapalamig siya. Talagang hindi mo dapat hayaan ang iyong kaibigan na mag-post ng mga video ng iyong anak sa lahat ng dako. Hindi mo alam kung gaano karaming mga psycho ang nakatago doon. Bakit? Tanong ni Ivana, parang papel at malutong pa rin ang boses niya, halos wala na ang pulso niya ngayon. Nakaramdam siya ng pagkahilo at pagkahina, at gusto niyang ipikit ang kanyang mga mata at ipikit ang bangungot na ito. Ngunit sa halip ay sumandal siya sa dingding, nasasarapan sa pakiramdam ng cool break sa kanyang likod. Bakit hindi mo pa sinasabi kay Juan Carlos? Hindi, masyadong madali iyon, umiling si Laura at ikinaway ang kanyang daliri sa kanya. Mas nakakatuwang panoorin kang self-destruct. At hindi na ako makapaghintay. Ilang oras na lang at bumagsak itong bahay ng mga baraha na ginawa mo, at nandito lang ako, naghihintay na tulungan si Juan Carlos na kunin ang mga piraso. Hindi ito, Marina, umiling si Ivana. Hindi dahil sasabihin ko sa kanya ang totoo ngayong gabi. Hinihintay kong maging handa ang custody agreement. Silly girl, hindi mo na kailangan gumawa ng agreement dahil hindi ito pipirmahan ni Juan Carlos. At gusto mong malaman kung paano ko nalaman na hindi niya gagawin. Ayon, tingnan natin, 3 taon ko siyang kasama, at sinabi niya sa akin na ayaw niya ng mga bata. Nagplano pa siyang magpa-vasectomy minsan para lang hindi siya magkamali sa paghahasik ng kanyang binhi. Hindi totoo yan, umiling si Ivana. Pero kahit sabihin niya ang mga salita, alam niyang totoo yon. Kung tutuusin, ang daming nasabi ni Juan Carlos sa mga magulang niya, at sinabi niya ito sa kanya bago siya natutuwa na hindi niya si Aiden. Granted, pareho silang nagalit nung sinabi niya yun, pero ang mga galit na tao parang lasing ay hindi nagsisinungaling. Tanungin mo siya kung hindi ka naniniwala sa akin. Nakangiting alam ni Laura.
Just out of interest, dinala ka na ba niya sa penthouse? Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Aba, doon niya dinala ang lahat ng babaeng sinubukan niyang makatalik noon, sabi ni Laura na ikinaikot pa ng kutsilyo sa dibdib niya. At least sayo, baka magtagumpay lang siya kung magpapatuloy siya sa mga pagbisita niya sa therapy. Pero si Ivana, yung penthouse na yon, hindi kanya binili. Yan ang fuck pad niya. Naranasan niya ito sa loob ng maraming taon. Tama na, sigaw ni Ivana. Wala na, hindi na kailangang sabihin pa. Fine, tumalikod si Laura para umalis, kumakaway sa kanyang balikat. Karamihan sa mga babae ay naninangil para sa ganitong uri ng intel, ngunit ibinigay ko ito sa iyo ng libre. Walang anuman. Nanatili si Ivana sa dinghy hallway ng ilang oras, sinusubukang i-wrap ang kanyang isipan sa kanyang pagtatagpo sa ex ni Juan Carlos, ang nakanganga na butas sa kanyang puso na iniwan ng mga salita ng ibang babae ay lalong lumalawak sa bawat seconds na lumilipas ay muling binubuhay ang kanilang palitan sa kanyang isipan. Hindi, umiling siya, sinusubukang tanggihan ang lahat ng sinabi ni Laura. Walang paraan na galit si Juan Carlos sa mga bata kaya gusto niyang magpa-vasectomy. Ngunit kasama niya si Laura sa loob ng 3 taon, at siya ang pinakakilala nito. Ang pag-iisip ay sapat na para sumakit ang tiyan ni Ivana, at bumalik siya sa loob ng banyo at nagpalipas ng ilang oras doon, inilabas ang kanyang lunch at baso ng alak. Maya-maya naghihintay si Juan Carlos sa labas ng banyo nang lumabas siya makalipas ang 10 minuto. Ayos ka lang ba? Tanong niya sabay abot sa kanya. Mukhang hindi ka okay. I'm fine, sabi ni Ivana. Itinulak ang kamay sa noo niya nang subukan niyang tingnan ang temperatura nito. Nasusunog ka na, bulong niya. Iuuwi na kita. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magprotesta. Ang kanyang mga mata ay umikot pabalik sa kanyang ulo habang ang buong dilim ay bumabalot sa kanya. Sa susunod na pagmulat niya muli ng kanyang mga mata, nasa sasakyan sila, patungo sa penthouse, ang kanyang fuckpad, at nawala si Ivana. Iuwi mo na ako ngayon din, tili niya habang kinakaladkad ang sarili palayo sa kanya. Hindi maganda ang pakiramdam mo. Pilit siyang pinaupo ni Juan Carlos sa kandungan niya. Humiga ka, ngunit wala siya nito. Walang paraan na muli siyang pumunta sa kanyang fuckpad. Ayokong humiga. Siya ay sumigaw, pinagkulong ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. The penthouse, kailan mo sinabing binili mo ito? Bakit ngayon mo pa tinatanong yan? Kumunot ang noo ni Juan Carlos sa kanya, lumulutang ang pagkalito sa mga mata nito. Kailan? Tanong ni Ivana, pinatahimik ang kanyang puso mula sa katotohanan. Ilang babae ang dinala mo doon? Totoo bang tinatanong mo sa akin yan? Mukha siyang nagalit sa tanong niya. What the fuck do you take me for? Sagutin mo ako, giit niya. Kailangan niyang malaman kahit na ang katotohanan ay papatayin siya. Kailangan niyang malaman kung nagdala siya ng ibang babae doon. Nasabi ko na sa'yo nung bumili ako ng penthouse. And you know damn well ikaw lang ang babaeng nadala ko doon. Saan galing ito? Pumatok siya pabalik sa kanya, ang kanyang mga labi ay nagdiin sa isang manipis na linya, ang mga ugat sa kanyang leeg ay pumipintig ng napakalakas na akala niya ay lalabas na ang mga iyon anumang oras ngayon. Pumunta ka sa banyo, at bumalik ka na dala ang lahat ng mga tanong na ito. Anong nangyari doon? Matagal siyang tinitigan ni Ivana bago ito napaupo pabalik sa kanyang upuan, nagpakawala ng isang nanginginig na hininga, galit na galit sa sarili dahil hinayaan niyang guluhin ni Laura ang kanyang ulo. Pero, naisip mo na bang magpa-vasectomy? Isang maliit na kalamnan ang kumikibot sa panga ni Juan Carlos habang nakatingin ito sa harapan at hindi pinansin ang tanong nito. Pinaputok niya ang mga maikling tagubilin sa kanyang driver, na epektibong binago ang kanilang mga plano para sa gabi. Dalhin mo kami sa Forest Creek. Ikaw ba? Bahagyang itinulak ni Ivana, tinatanggihan ito kahit na sinabi sa kanya ng common sense na I back the hell off dahil alam na niya ang sagot. Pero kailangan niyang marinig ito mula sa kanya kung gaano siya kagalit sa mga bata. Plano mo ba magpa-vasectomy? Kinausap mo si Laura, bulong niya bilang galit, hindi tulad ng anumang bagay na nakita niya dati, nasusunog na maliwanag sa kanyang mga mata. Pinahintulutan mo si Laura na pumasok sa iyong ulo.
Hindi ko na magagawa ito, Ivana, sinabi ko sa iyo na wala siyang halaga sa akin. Anong gusto mong gawin ko o sabihin para ipakita sa iyo na wala akong pakialam sa kanya? She's fucking jealous and is trying every little goddamn thing in her power to make between us. Bakit hindi mo nakikita yon? Sagutin mo ako. Sigaw ni Ivana, nangingilid ang mga luha sa mata, nanginginig ang itaas na labi. Siyempre, alam niyang ginugulo siya ni Laura. Ngunit gayunpaman, kailangang mayroong ilang elemento ng katotohanan sa kanyang sinabi, kung hindi, bakit si Juan Carlos pa ang umiikot sa isyo kung wala naman? Ano ang mahalaga kung ituring ko ang isang vasectomy o hindi? Umungol siya sa kanya, nagulat ang kanyang driver at ang kanyang head of security sa harapan. Ito ay mahalaga. Napakahalaga nito dahil lahat ng mga planong dahan-dahan niyang ginagawa, ang custody agreement, ang pakikipag-chat niya sa kanya ngayong gabi para ibalita ang balita, ang unang pagkikita niya ni Aiden, lahat ay nakasalalay sa kanyang tugon. Sabihin mo sa akin, ikaw ba? Oo, sagot niya, sa wakas, binabawi ang lahat ng mga planong ginawa niya sa kanyang solong salita na sagot. Akala niya kakayanin niya ang katotohanan. Ngunit hindi niya magawa, ang kanyang heart heat ay tumama sa kanya na parang isang suntok sa bituka, at siya ay napaluha. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa kanyang marahas na hikbi. Napakalalim ni Juan Carlos sa mga reports at proposals nang kumatok si Clara at pumasok na may dalang isang tray of refreshments at ang kanyang head of security in tow. Inilagay niya ang merienda sa hapon sa kanyang mesa at nagdahilan, ngunit hindi bago ipaalala sa kanya na mayroon siyang 3 PM na meeting kasama si Matthew at ang marketing team. Mr. Jackson, ang report na hiningi mo tungkol kay Miss Gonzalez at sa kanyang anak, sabi ni James nang sila ay mag-isa at inabot sa kanya ang isang brown na A4 na envelope. Kinuha mo ang iyong oras, bulong ni Juan Carlos sabay abot ng espresso niya at sinenyasan siyang maupo sa couch. Inilalayo ni Miss Gonzalez ang kanyang anak na lalaki, at tila wala siyang ibang mga social media account maliban sa kanyang Instagram. Kinailangan naming gumawa ng kaunting gawain sa pagsubaybay, ipinaliwanag ng head of security kung bakit inabot ng mahigit isang linggo ang kanyang team upang makuha sa kanya ang report. Ano ang iyong nahanap? Tanong ni Juan Carlos. Ang kanyang mga daliri ay napunit na ang envelope. At sa loob ng ilang segundo, nahaharap siya sa katotohanan habang inilabas niya ang isang single-page summary ng mga nakaraang relasyon ni Ivana kasama ang isang ulat ng DNA at isang sertipiko ng kapanganakan, na pinagsama-sama ng isang manipis na clip ng papel. Tiningnan muna ni Juan Carlos ang dating history ni Ivana at kumunat ang noo niya sa napakaikli nito. 2 pangalan lamang, siya at isang Simon Saunders, ang lalaking malapit na niyang pakasalan. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay parang isang tren na ang dumaan sa kanya habang ang realization ay tumama sa kanya na parang isang toneladang brick. Hindi na niya kailangan pang tingnan ang DNA report o ang birth certificate, o maging ang mga litratong nakalagay pa rin sa loob ng brown envelope. Akin siya, anunsyo ni Juan Carlos, kakaiba ang boses niya na parang galing sa ibang lugar. Tumango si James. Congratulations, sir. Itinuturo ng lahat ng impormasyon na ikaw ang ama. Kahit na alam na niya, ay palaging pinaghihinalaan na si Aiden ay kanya, ngunit, para sa nakamamanghang sandali, hindi maproseso ni Juan Carlos ang mga salita ng ibang lalaki. Ngunit sila lang ang paulit-ulit niyang narinig sa tunog ng kanyang pulso na dumadagungdong sa kanyang mga tainga. My God, daing niya sa boses na iyon na pag-aari ng iba habang tinutulak niya ang kanyang desk. Umindayog ang silid sa kanyang harapan, at akala niya ay hihimatayin na siya. Focus, sabi niya sa sarili habang sinusubukang sanayin ang tingin niya sa isang solidong bagay. Si James lang daw ang steady point sa room, and he zoned in on him. Mr. Jackson, okay ka lang? Tanong ni James na bakas sa mga mata niya ang pag-aalala. Nakita ni Juan Carlos na gumalaw ang labi niya pero hindi niya narinig. Wala siyang ibang marinig maliban sa malakas na kabog ng kanyang puso sa kanyang dibdib habang pilit nitong sinasabayan ang milyong tanong na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi ako makahinga, ungol niya habang bumagsak ang mga dingding ng kanyang dibdib,
Pinipiga ang lahat ng hangin mula sa kanyang mga baga. Kailangan kong huminga. Bakit hindi ako makahinga? Easy doon, Mr. Jackson. Mabagal na paghinga, maganda at madali. Ang boses ni James ay parang nasa ilalim ng tubig habang tinuturuan siya sa kanyang gulat. Okay lang ako, bulong ni Juan Carlos. Pero hindi siya okay. Palihim siyang lumabas ng opisina niya, ang kanyang tiyan ay pinapanatili itong magkasama ng sapat para sa kanya upang makarating sa kanyang pribadong banyo, at siya ay gumugol ng mahabang oras doon, doubled over the pan habang ibinubuhos niya ang kanyang bituka. Nanatili siya sa sahig ng ilang oras, basang-basa ang kanyang mukha sa pawis at luha, ang kanyang isip ay tumatakbo sa walang katapusang mga katanungan, ang kanyang puso ay sumasakit na higit sa anumang naramdaman niya. Kung totoo ang nilalaman ng report ni James at kung siya lang ang lalaking nakakatulog ni Ivana, at kung ang kanyang anak, na ang mga larawan ay hindi pa niya tinitingnan, ay kanya nga, paano pa siya nagsimulang magbayad para sa kasuklam-suklam na mga bagay na nasabi niya, nagawa at nalampasan siya? Oo naman, 1,000,000 beses niyang pinaglaruan ang posibilidad. May mga sandali na naramdaman din niya ito sa kaibuturan ng kanyang bituka. Ngunit ang katotohanan tulad ng naunawaan niya ngayon, sa wakas, ay ibang-iba sa isang gut feeling na sinubukang baliwalain. Ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa isang posibilidad dahil ito ay permanente at maayos. At habang siya ay nakaupo doon sa malamig na sahig, hawak-hawak ang kanyang pusong nagdurusa, na pagtanto ni Juan Carlos na gaano man kalaki ang posibilidad at gaano kalakas ang kanyang sikmura, walang ibig sabihin na harapin ang masalimuot na panlilin lang ni Ivana, inihanda siya para sa katotohanan dahil at ang kanyang kakilakilabot na mga aksyon. Patungo sa kanya noong una siyang bumalik. Sa malamig na katahimikan ng kanyang banyo, sa sandaling iyon ng nakatulala na pagkabigla at kawalang paniwala, bawat insulto, bawat masasakit na salita, bawat biro na kanyang binitawan kay Ivana ay bumabalik sa kanya. Oh, Christ! Ungol niya sabay sendal ulit sa pan at sumuka pa. Sa wakas, walang laman ang kanyang tiyan, bumigat ang kanyang puso, bumangon siya, naghilamaw sa banyo at nagmumog ng kanyang bibig. Nakuha mo na ito, sabi niya sa refleksyon niya sa salamin habang nagsasaboy ng tubig sa mukha niya. Umayos ka, nandoon pa rin si James na paikot-ikot sa kahabaan ng kwarto nang bumalik sa kanyang opisina. Kaginhawahan at isang bagay na nabasa lamang ni Juan Carlos habang bumaha ang awa sa mukha ng kausap nang makita siya. Mr. Jackson, okay ka lang? Kinawayan siya ni Juan Carlos at naglakad papunta sa bar. Hindi na ito puputulan ng espresso ni Clara. Kailangan niya ng mas malakas. Maaari ba akong magbuhos sa iyo ng isang shot? Bahagya siyang lumingon sa bar para tingnan si James. Umiling ang isang lalaki at itinuro ang kanyang wristwatch. Siya ay nasa orasan pa rin at hindi mahilig uminom sa trabaho. Higit pa para sa akin, sa palagay ko, sabi ni Juan Carlos, na nagpa siya na iwanan ang isang baso at uminom ng diretso mula sa bote. Ibinalik niya ito sa kanyang upuan at inilabas ang mga larawan mula sa envelope. Sa pangalawang pagkakataon sa loob ng ilang minuto ay naisip niyang bibigyan siya ng puso habang nakatitig sa anak. Malungkot siyang natawa nang maalala ang minsang sinabi ni Ivana tungkol kay Aiden na kamukha ng kanyang ama. Hindi siya nagsisinungaling. Walang bakas sa mukha ng anak nila. Ito ay halos bilang kung siya ay tunay na ginawa sa kanya ang lahat ng kanyang sarili. Ang pagtingin kay Aiden ay parang pagtitig sa sarili niyang baby photos noong siya ay ganoong edad. He's adorable, sir, kumikim si James, binasag ang kanyang mga iniisip. Tulad ng kanyang ina, ngumiti si Juan Carlos at malungkot na tumingin sa tanawin sa labas ng bintana. Ang lahat ay mukhang pareho, ngunit marami ang nagbago. Ang mga bagay na mahalaga ilang oras na ang nakalipas ay walang halaga sa kanya ngayon. Siya ay isang ama. Siya ay may isang gwapong 20 buwang gulang na anak na lalaki na kamukha niya sa isang babaeng kinaiinisan niya nang may pagnanasa hanggang kamakailan lamang. Paano nga ba siya nagsimulang makabawi sa impyernong pinagdaanan niya kay Ivana nitong mga nakaraang buwan? Kung saan siya nagsimulang bumawi sa kanyang mga ginawa? Ano ang dapat nating gawin tungkol kay Miss Gonzalez, sir?
Kinilos siya ng boses ni James palayo sa bintana, at umikot si Juan Carlos sa upuan niya at tinitigan siya ng masama. Kakailanganin ba niya ang security detail? May kailangan siya, naisip ni Juan Carlos. Napakaraming kailangan niya sa nakalipas na 2 taon, at wala siya para tulungan siya. Wala na, nangako siya. Hindi na kailangang dumaan ni Ivana ng mag-isa. Isang matinding kalungkutan ang tumusok sa kanyang puso nang maalala ang minsang sinabi nito sa kanya sa opisina ni Dr. Linda. Nasaan ang medical records niya? Tanong niya, James, nasaan ang kanyang fucking medical records? Muntik na siyang mamatay sa panganganak kay Aiden. Kailangan kong malaman kung ano ang pinagdaanan niya. Kailangan kong malaman kung gaano kalala ang nangyari sa delivery room na iyon. Sa tingin ko hindi mo dapat tingnan iyon, sir. Umiling si James. Mayroon kang gwapong anak, at nahanap mo na ang missus. Muntik na siyang mamatay, James, nanganak sa anak ko, at nang sabihin niya sa akin ang sabihin niya kay Dr. Linda. Alam mo ba kung ano ang sinabi ko sa kanya? Tanong ni Juan Carlos. Umiling muli si James. Sabi ko sa kanya it's her own stupid fault she has a terrible taste in men, bulong niya. Sinong may sabi niyan, James? Anong klaseng asshole ang magsasabi ng ganyan? Ang kanyang head of security ay tumawid sa silid at ibinuhos ang sarili ng isang shot bago siya umupo sa sopa. Siya ay nagbigay sa akin ng napakaraming mga pahiwatig sa daan, nagpatuloy si Juan Carlos at humigop ng mahabang lagok mula sa bote. Sinubukan niyang ipakita sa akin ang katotohanan, ngunit sa sobrang galit ko sa kanya, hindi ko mabasa sa pagitan ng mga linya. Hindi mo sana alam, sinubukan siya ni James na aliwin. Hindi, umungol si Juan Carlos. Dapat alam ko na, dapat ay naisip ko na sa simula pa lang. Nang dumating si Ivana para sa kanyang oryentasyon, sinabi niya sa akin na hinding-hindi niya pagsisisihan ang gabing kasama niya ako dahil binigyan ko siya ng pinakamagandang regalo. Paanong hindi ko naisip ito? Paanong hindi ko nakitang sinasabi niya ang tungkol sa anak namin? Tumunog ang kanyang telepono sa opisina, na nagpapahina sa tensyon sa silid. Alam ni Juan Carlos na si Clara ang tumatawag para ipaalala sa kanya ang tungkol sa 3 PM meeting niya. Ngunit kinuha pa rin niya at tiniyak sa kanya na hindi niya nakalimutan ang tungkol sa pitch kasama ang mga handler ni Lydia Edwards. Ibinaba niya ang tawag at binalik ang tingin sa ibang lalaki. Ito ay nananatili sa pagitan natin. Hindi mo ito masasabi kahit kanino, lalo na sa aking mga magulang at kapatid na babae. Ang mga bagay kay Ivana ay komplikado ngayon. Tulad ng alam mo na, nakikitungo pa rin kami sa mga bagay mula sa Fashion Week. Siya ay napaka-impulsive, at kung nakakaramdam siya ng pananakot o takot o pressure sa anumang paraan, tatakbo siya. At hindi ko kaya James gusto kung mapalapit silang dalawa sa akin. Siyempre, Mr. Jackson. At dito na po, nagtatapos ang part 49 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.